Meron akong katanungan. Alam kong maulan ang panahon natin ngayon, pero naisip ninyo kaya na ang mundo natin, kapag summer, ang ating mundo ay malapit ba sa araw? Nabanggit ko kanina ang salitang summer, pero ano nga ba ang summer? Ang summer ay isang season. Ang season ay ang period of time sa isang taon kung kailan tayo nakakaranas ng particular na klima, temperatura at haba ng araw. Mayroon tayong apat na season na kinikilala sa kabuuang mundo. Ito ay ang spring, summer, autumn or fall, at saka winter. Ngayon, talakayin na natin ang katanungan. Ang ating mundo ay naiikot sa araw sa isang taon. Ang path na dinadaanan ng mundo paikot ng araw ay tinatawag nating orbit. Ang orbit ng mundo natin ay hindi perpektong bilog. Ngunit ito ay isang ellipse. Isa pa, ang araw ay hindi saktong nasa gitna ng orbit. So, totoong may pwesto na mas malapit ang mundo natin sa araw. At ito ang tinatawag nating perihelion. Kung saan ang layan ng mundo mula sa araw ay nasa 147.1 million kilometers. Habang ang punto kung kailan ang mundo ay pinakamalayo mula sa araw ay tinatawag natin na aphelion, na may layo na 152.1 million kilometers. Ngayon ay kumparahan na natin ang perihelion at aphelion. Ang perihelion ay nangyayari tuwing early January, and during that time, winter pa ang panahon. Habang ang aphelion ay nangyayari tuwing early July, which means summer pa ang panahon. Pero hindi ba may epekto ang pagkakaiba sa distansya ng mundo mula sa araw? Kung kukumparehin ang pagkakaiba sa distansya, mayroong diferensya na 5 million kilometers. Pero ito ay 3% lang ng average distance ng mundo natin mula sa araw. At dahil dito, ano ba ang tunay na dahilan kung bakit tayo mayroong mga seasons? Ito ay dahil sa tilt ng ating mundo. Nakatilt ang mundo sa anggulong 23.5 degrees. Pero paano nga ba nakakaapekto ang tilt ng mundo natin sa panahon? Umpisahan natin sa buwan ng Hunyo. Ang mundo natin ay nahahati sa North at South Hemisphere. Kung mapapansin natin, nakatapat ang malaking porsyento ng North Hemisphere sa araw. At dahil dito, mas mahaba ang araw at maikli ang gabi. At dahil rin dito, mas maraming enerhiya mula sa araw ang nakukuha ng North Hemisphere. Kaya sa panahon na ito, summer sa North Hemisphere, habang ang South Hemisphere ay nakakaranas ng mas maikling araw at mas mahabang gabi. Kaya sa kanila ay winter. Karagdagang impormasyon. Nakakaranas tayo ng tinatawag na solstice. Ito ay ang panahon kung kailan ang alinman sa isang hemisphere ay nakakaranas ng pinakamahabang araw o di kaya pinakamahabang gabi. Kaya sa June 21, ang North Hemisphere ay nakakaranas ng summer solstice habang ang South Hemisphere ay nakakaranas ng winter solstice. Tumungo naman na tayo sa buwan ng Setyembre. Sa panahon na to, wala sa aling hemisphere ang nakatapat sa araw. Ito ang tinatawag nating equinox. Ito ang panahon kung kailan halos magkasinhaba ang araw at gabi. At tuwing September 21, ang North Hemisphere ay nakakaranas ng tinatawag na autumnal equinox, habang sa South ay nakakaranas naman ng vernal equinox. Lumipas ulit tayo ng halos tatlong buwan at ngayon ay December. Sa panahon na to, ang North Hemisphere ay hindi na nakatapat sa araw. Mas mahaba na ang gabi kaysa sa araw, kaya winter na sa North Hemisphere. Habang ang South Hemisphere ay summer naman dahil ito naman ang nakakatanggap ng mas maraming enerhiya mula sa araw. Sa December 21, nagaganap ang winter solstice sa North Hemisphere at summer solstice sa South Hemisphere. At sa huling yugto ng diskusyon, tuwing March, nakakaranas ulit ng equinox ang mundo natin. Tuwing March 20, ang North Hemisphere ay nakakaranas ng vernal equinox habang autumnal equinox sa South Hemisphere. At dito na nagtatapos ang diskusyon natin ukol sa seasons.
ngayon, alam na natin na ang seasons ay hindi dahil sa layo ng mundo mula sa araw, kundi dahil sa tilt ng ating mundo. At alam na natin na mayroon tayong apat na seasons, spring, summer, autumn or fall, at saka winter. At nagdedepende ito kung aling hemisphere ang nakatapat o kung hindi man nakatapat ito. Pero di ba sa Pilipinas mayroon pang tinatawag na dry and wet season? Mayroon pa di ba tinatawag na amihan at habagat? Ano ba ito? Marami pang mga katanungan at atin nating tutunghayin sa mga susunod na panahon. Maraming salamat at paalam!